Yun guys, so for today's video, tayo ay magpapalit ng fuel filter. So, ayun guys, ewan ko lang guys kung yung iba ay knowledgeable na ba regarding dun sa fuel filter, yung filter na nandun sa loob mismo ng tangke ng lagay ng gasolina ng ating mga motor. Like, itong sa amin po ay NMAX version 1. So, ngayon lang po nang pag-alaman ng aking asawa na pinapalitan po pala yung fuel filter. Kasi medyo hirap na po siyang umandar. Kaya may nakapagsabi sa aming kaibigan na dapat pinapalitan po yung fuel filter nito. Tapos, ayun, nanood din po siya ng YouTube para sa karagdagang kaalaman bago po niya binaklas itong aming motor. Ang amin po palang motor ay NMAX 155 version 1 po. At ang pangalan ng aming motor ay si Maxine. O, diba? Pagbaklas niya, may mga nakuha pa siyang barya. O, saan ka pa? Pagbaklas mo, may pera ka pa. So, yan guys, kailangan natin tanggalin itong pinakatangke talaga ng motor para matanggal natin yung tinatawag nilang fuel filter. So, yan guys, tiyagaan lang talaga guys. Bali, ang ginawa ng aking asawa ay nanood lang po siya ng mga tutorial din na videos sa YouTube. Tapos, yun, nagtanong-tanong din sa mga kaibigan niya na mekaniko katulad ni kapatid Marjan. Yun, siyang nakapagsabi din nun guys. So yun guys, medyo hassle lang konti yung pagtanggal nito kasi syempre, kailangan mong i-detach lahat ng mga naka-attach dun sa tangke ng motor natin para matanggal siya at ma-ilabas natin yung fuel filter. Oh,
natatanggal yung tangke. So, medyo mahirap siyang tanggalin, guys. Ayan. So, bali, tinanggal lang muna yung takip nung lagay ng gasolina kasi pag may takip siya, mas mahirap siyang tanggalin. Pero dahan-dahan naman namin tinanggal siya para hindi madumihan yung laman niya o yung gasolina na sa loob. Tapos, tinakpan na lang namin agad. Tapos, ayan na. So, natanggal na. Ayan, guys. So, nakikita nyo. Yun, dun sa ilalim na yun, dun tatanggalin, guys, yung fuel filter. So, ayan. Success, natanggal na siya. So, ngayon naman, ang ating sunod na gagawin ay isalin yung laman ng gasolina sa mga buti-buti. Kasi kahit pa paano ay may laman namang gasolina, guys, yung max namin. So, yan, nakatatlong bote at almost kalahati yung pang-apat. So, ayan, salin lang yan ng mabuti para matanggal na talaga ng tuluyan yung fuel filter. So, yan, guys, oh, medyo madami pa kaming gas pala. Char! Guys, oh, as you can see, nilalabas na ni Jan yung fuel filter. Yan, guys, yung fuel filter na sa ilalim ng pinakatangke ng lagyan ng gasolina. Ayan, guys, oh, yan yung fuel filter. Yung yun naman, oh, makikita mo naman na parang filter. So, guys, itong NMAX namin ay mahigit 3 years bago napalitan yung fuel filter na yan. Kaya naman, sobrang itim na siya, sobrang dumi na. Palitin na po talaga, as in. Siguro po much better po kung mag-change oil kayo, isabay nyo na po palaging palitan yung fuel filter, no? Mas maganda yun. Medyo magastos siguro, pero para malinis palagi. Sa akin lang naman po yun, ha? Pero depende pa rin po sa inyo kung kada ilang every year, once a year, or twice a year, dapat pinapalitan po yung fuel filter. So, nasa inyo yung guess, depende sa budget ninyo, at saka sa sitwasyon ng mga motor ninyo. Guys, ito pala yung bagong fuel filter yan. Diba guys, ang puti, ang linis kumpara naman dyan sa tinanggal natin na itim na talaga. Dating puti yan pero ngayon ay itim na. O yan guys, oh, makikita nyo naman. Oh, sobrang dumi na talaga. Palitin na talaga guys, as in. So ayan guys, yung natanggal natin na fuel filter dun sa tangke. Tapos yung kanina yung puting-puti na nakita ninyo ay yun yung bago. So, nabibili nyo yun guys, meron na nga sa Shopee yan eh, pero meron din yan sa mga Yamaha store, Yamaha outlet guys. So yan guys, tatanggalin na ni Daddy dyan, ganun lang po yung gagawin niyang pagtanggal guys. Oh. So, yan, kinater lang niya para matanggal po yung fuel filter na luma at nang maisalpak naman po yung bagong fuel filter. Thank you.
na natin yung tangke, syempre yung lahat ng mga dinetouch or tinanggal kanina ni Daddy dyan ay kailangan niya ding ibalik. So yan, medyo hassle lang talaga pagbalik dyan sa ilalim, pero saglit lang naman yan. Tapos higpitan na yung mga tornilyo, tapos iti-testing na guys kung naging successful ba yung paggawa o pagbalik niya lahat ng mga dapat niyang ibalik na binaklas niya. So yan guys, yan lahat pa ng tornilyo yan, ibabalik pa yan guys. Pero sa ngayon, i-test muna kung okay na. So yan guys, sa point na to, isang click lang ni Daddy dyan, naumandar naman siya agad. So ibig sabihin, naging successful guys yung pagpalit natin ng fuel filter. Hindi ko lang may ano guys yung actual na audio nung pag andar nung motor, kasi may tugtog kasi sa background, copyright po kasi tayo guys, kaya hindi ko may ano yung tunog ng motor. Pero as you can see naman guys, ayan tumatakbo naman, ayan makikita nyo, ayan. So ibig sabihin umandar siya guys. So yun lang guys, thank you so much, bye.